So, double board din naman ako dito guys. At marami sa inyo ang nag-request pagkatapos kong review si iPhone 4S na mag-review naman ako ng iPhone 5 ngayong 2023. Gusto talaga ninyong malaman kung sulit pa ba yung phone na yun o di ka naman kung okay pa ba siya or gumagana pa ba siya ngayong 2023. Dahil nga 2012 pa na-release ang iPhone 5. 11 years ago at ngayon ko pa lang siya na-afford. Ang mahal-mahal kasi nito dati. Pero, ngayon sa Shopee guys, 1,000 pesos lang etong phone to. Believe it or not guys, hindi pa talaga ako sure kung legit to. Dahil nga hindi ko siya nabubuksan. Kaya naman tara, samahan nyo ako nabuksan ang package na to at alamin natin, di ba, kung sulit nga ba talaga siya sa 1,000 pesos or gumagana pa ba siya ngayong 2023. Simulan natin ang pag-unbox in 3, 2, 1. Let's go! Guys, I'm JP and this is JTeen TV. So before tayo mag-proceed guys, I just want you to know na meron kaming ongoing na iPhone 10 giveaway. That is why para makasali kayo, literally subscribe now and also basahin nyo rin yung mechanics down below. Now mag-proceed naman tayo syempre dito sa ating package ngayon. Oh, 'di ba? Magic. So kung hindi niyo alam guys, ang iPhone 5 nga pala ay kamukhang kamukha lang ng iPhone 5S. So yung iPhone 5S na review ko na last time dito sa aming channel nung 2022 pa. Pero syempre, gagawin ko rin 'yon ng review ngayong 2023. So eto na guys, pagkatapos itong JNT Express, dito na tayo sa black packaging. Ayan, parang sasali na. Oh, ayan. Katulad lang sa iPhone 4S na na-review natin last time. Meron pa rin tayong brown na box dito, pero mas malaki na siya, guys. At kapag binuksan naman natin 'to, ayan. Kayo yung unang makakakita dito, guys. Dito sa kanyang loob, eto na siguro yung smartphone, guys. Nakabalot pa siya. At syempre, meron tayong kasamang cable dito. Ayan, lightning cable. And also ang kanyang 5 watts charging adapter. At syempre, eto na talaga ang main highlight natin ngayon. Sana lang talaga smartphone to guys. Ayan! Oh, may kasama. Oh, so meron siyang kasamang case dito guys. Tapon muna natin yan. Sa loob naman nito guys, ayun! Smartphone! Stop it! Get some help. Di pa talaga ako na-scam ever dito, guys. Ang galing-galing ko talaga mamili online, ano? What? Tabi ng smartphone, guys, andito ang kanyang screen protector. Tempered glass na din to, guys. So, okay na okay talaga. At syempre, hindi mawawala ang ating SIM ejector pin. Itong kumpleto guys, sa napakamurang halaga. Ngayon, kung makikita ninyo, okay na okay pa rin talaga ang unit na ating na-receive dito. Meron lang siyang mga konting dents and mga scratches dito sa kanyang likod. Pero overall, makinis naman po siya. At ngayon, syempre, ang napaka-importanting part ay yung pag-on. Oh, hell no! Dapat lang talaga mag-on to, kundi sayang na naman to sa pera, di ba? Mag-on ka! Oh, thank you, Lord! Here comes the Apple logo that I really want. Kapag meron ng ganito, guys, matik na. Sana lang talaga. Oh! No SIM card installed! What the... Char lang! Gumagana siya, guys! Ayan, oh, shit. Paano masabi? Shit, joke. Ayan! Diba? Swipe here, swipe there, swipe here, swipe there. Diba? Smooth ang ating na-receive na iPhone 5, guys! Meron pa siyang nakalagay dito na 32GB dahil nga 32GB yung binili ko. So, medyo mas mahal to, guys. Pero yung mas tipid, eh, piliin mo na lang yung 16GB. Ako kasi, guys, nagbabalak ako na gamitin tong main phone. What? Eh, joke lang, syempre. Hindi na to pwede guys para sa akin dahil ngayon oh, nag-edit ako, nag-vlog, hindi na talaga to makaka-keep up sa mga ginagawa ko. Pero kapag pang call and pang text lang naman guys, agui, this might be the one for you. Okay. Dahil as you can see, sa build quality pa lang, napakaganda talaga ng phone ito. Meron siyang glass front, aluminum back, and aluminum frame. Therefore, kahit na anong baksak natin dito guys, parang ang sakit na na. Are you stupid or something? Gumagana pa rin siya. At hindi talaga siya basta-bastang nasisira. Diba? Ang tigas. Gago!
Aray. No, nagpa-function pa rin naman yung phone ito guys, like especially the wifi, bluetooth, and meron na siyang airdrop. So kapag meron kayong mga photos dito na kinuha, well definitely mapapasa nyo lang to through airdrop sa inyong mga bagong iPhones kung meron man. Pero kung wala guys, okay lang naman din yon. Dahil nga, kung makikita ninyo, pwede pa rin tayong maglagay ng Facebook, YouTube dito sa phone ito. Ganyan guys, kaangas itong iPhone 5 even after 11 years. Napaka-okay pa rin niya. Dahil nga, pwede kayo mag-sign in dito through your iCloud account. Pero dapat yung iCloud guys na hindi bago. Kung wala kayong mga old iCloud guys, pwede kayong manghiram sa mga friends ninyo o di ka naman sa family ninyo na merong mga iCloud account. Yung mga old na. Dahil nga, hindi talaga pwede itong bagong iCloud account na mag-download ng mga bagong apps dito sa phone to. So based on what I'm seeing right here guys, napaka-smooth talaga ng aking pag-e-scroll dito sa iPhone 5, even though napakatanda na ng phone ito. For me guys, this phone is one of the main reasons kung bakit natin natatawag ang iPhone na king of longevity. Dahil nga pagdating sa katagalan guys, ang iPhone talaga ang nangunguna dito. Biruin mo yun, 11 years na nung na-release ang phone ito, pero gumagana pa rin siya. Di katulad ng mga na-release ng mga Android phones na kasabay nito, wala na, nasa basurahan na. O di ka naman yung iba, na-recycled na yung mga body. Eto guys, buhay na buhay pa rin siya. And the good news is, napakamura na talaga ng phone na to guys ngayong 2023. Afford na siya ng lahat. Even yung mga taong merong mga minimum wages guys, pwedeng-pwede nang bilhin ang phone na to. At syempre, lalong-lalo na yung mga tambay guys. 10 pesos mo lang na panalo sa Surtres, meron ka ng iPhone 5. Wow! Diba? Napakaangas. Now, when it comes to its performance guys, nagpe-perform pa rin naman ang phone na to dahil nga as you can see, hindi naman siya nagde-delay sa aking mga touch and mga swipe dito. And kung meron kayong mga business calls, emails, online class, okay pa rin naman ang phone na to guys. Especially yung mga apps na hindi talaga nagre-require ng mga latest updates. So, yun lang. Dahil nga meron talaga mga apps guys na maarte pagdating sa update. Pero so far guys, dahil nga na-downloadan ko ng Spotify, Facebook, and YouTube etong iPhone 4S, I'm pretty sure na pwedeng-pwede rin yung mga apps na yan dito sa iPhone 5. Pero napansin ko lang dito guys, medyo dark yung display netong iPhone 5 kung makikita ninyo, 'di ba? Parang mas bright po ata yung iPhone 4S dito. Isa talaga to sa mga problema sa mga old iPhones guys dahil nga hindi na talaga legit yung kanilang mga display, yung kanilang mga battery. 100% o di ka nun most of the time napalitan na talaga ito. Dahil ngayon nagde-degrade din yung mga parts ng phone to. Kaya naman kailangan talaga silang palitan in order to work well. So dito naman tayo guys sa things na dapat yung malaman bago kayo bumili nitong iPhone 5. First and foremost guys, hindi na po siya pwedeng pang gaming. Ayan, so sad na sad talaga tayong mga gamers dyan, ano, dahil nga ang phone na to guys ay wala talagang masyadong power, so hindi na talaga niya kaya yung mga bagong games natin ngayon like Mobile Legends, Call of Duty, and marami pang iba. So hindi na talaga yan pwede dito sa phone na to guys. Second one is the battery. So ang battery pagdating dito sa phone na to guys ay 100% na napalitan na. So hindi na po talaga siya legit na, you know, matagal malobat. Pero para sa akin guys, for my experience dito sa mismong nabili ko, pagkagaling nung nag-open ako ng package hanggang ngayon, meron lamang siyang binawas na about 10% dito sa kanyang overall battery. Para sa akin guys, makunat pa rin man tong unit ko. Pero most of the time kasi, maraming mga units na sira na yung kanilang mga battery. So if you want to buy this phone guys, meron talagang risk na kasabay dahil nga pwedeng-pwede kang makakuha ng isang iPhone na 10 minutes mo lang na paggamit, abay lobat na agad. Ganyan guys, kalala yung pwede nyong makuha ang iPhone 5 ngayong 2023. So lastly na dapat nyong malaman dito is that matagal na po kasing hindi supported ang phone to. So hindi na po siya nag-update. And also, yung mga apps dito ay merong mga possibility na mag-end yung kanilang support dito sa iPhone 5 without even letting you know. Wala pa talaga tayong exact information guys kung hanggang kailan lang matatapos yung mga support ng apps dito like Facebook, YouTube, o di ka naman yung mga kailangan talaga natin. Pero as of now, kung gagamitin mo lang naman talaga ang phone to for phone call, text, and camera, well definitely, this is the one to go. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang dahilan kung bakit nyo dapat bilhin ang iPhone 5 ngayong 2023. And this is the camera. So, alam naman natin guys na basta iPhone, maganda talaga ang kanilang camera kahit na matagal na. Sana all. Kaya nga guys, kung makikita ninyo, ang camera ng phone to ay 8MP ang kanyang main camera and 1.2MP naman pagdating sa kanyang selfie. Ayan, diba? Napakaliit lang. Pero, pagdating sa result, well guys, medyo natawa ako dito guys, pero medyo may pagka-blur po talaga ang result ng kanyang main camera.
As you can see, parang may hamog dito. Hindi ka naman yung dumi dito sa kanyang camera module. Maybe ito ay isang resulta ng pag-open dito and hindi masyadong naibalik ng tama. Kaya naman guys, hindi po talaga siya high quality. Unlike the camera nitong iPhone 4S, mas maganda po ata ang camera nito. Pero so far guys, bearable naman siya. Hindi ka naman matitiis ko pa to. Dahil nga pagdating dito sa kanyang selfie camera, okay naman po siya. Ayan, kung makikita ninyo, napaka high quality, saktong-sakto yung color reproduction, and also guys, napaka natural talagang tingnan. So eto talaga ang number one na hanap ko kapag bumibili ako ng iPhone, syempre, ang camera. Pero so far guys, dito sa akin na received na unit, hindi ko talaga siya masyadong nagustuhan dito sa kanya main camera. Medyo blurred pa talaga yung photos na nakukuha niya. Pero guys, hindi naman talaga ito guaranteed na ganito din yung makukuha ninyo. So therefore, kapag bibili kayo sa link na ilalagay ko, well definitely, meron kayong chance na makakuha ng isang iPhone 5 na mas maganda pa ang camera dito sa mismong unit ko. Dahil nga guys, chamba-chamba lang talaga yung ganitong mga iPhone ngayong 2023. Napakatagal na mula nung nirelease ang phone ito. Therefore, meron na talaga mga changes at meron na rin mga problema na pwede nyo makuha kapag bibili kayo ng napaka-old na phone. So far, worth it pa rin ng phone ito guys, especially pagdating sa video quality ng phone ito. Wala talaga makakatalo ng mga Android phones ngayon na 1,000 pesos lang dito sa camera ng phone ito. Mag-pray na lang talaga kayo na makakuha kayo ng mas better pa na camera dito sa iPhone ko dahil nga, you know, medyo blurred talaga siya. So I guess that's it for this unboxing and review nitong iPhone 5 ngayong 2023 guys. Sulit pa rin naman siya guys, especially kapag meron kayong unit na makukuha na okay pa rin talaga ang kanyang camera. Dahil nga guys, I'm pretty sure na kapag bibili kayo ng iPhone ngayon, camera talaga ang habol ninyo. Dahil nga kung text and call lang, marami namang mga Android phones ang pwede noon. O di ka ng mga keypad, diba? Pero yung camera talaga ng phone to guys, hindi mo talaga basta-basta ang nakikita sa mga iba't ibang smartphone at this price range. And kung wala naman kayong mga kakilala na nagbebenta ng mga iPhone 5 o di kaya naman yung mga pinagluma ang iPhone nila, well, definitely maglalagaw ng link sa Shopee guys. Pero again, hindi po talaga siya guaranteed na okay 100% smooth o di kaya naman 100% functioning yung inyong makukuha ang iPhone 5. Dahil nga ngayon, after 11 years, in order to get this phone, you must take the risk. So that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking unboxing and full review nitong iPhone 5. Now, if you want me to have more of these videos, well, definitely mag-subscribe ka lang and also like this video para naman malaman ko kung okay nga ba talaga sa inyo na mag-review pa ko ng mga ganitong klaseng phone. So that's pretty much it for this video. I'm JP and this is JTIN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye! Dap 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 d